Kilalang masayahin ang mga Pilipino, pero sa isang survey, lumabas na 3 sa bawat 5 Pinoy ang nakararanas ng kalungkutan at isa ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na self-reported loneliness. Pakinggan natin ang boses mo para maibsan yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Ilang taon na rin umanong namumuhay ng mag-isa ang 76 anyos na si Aling Cristy sa inuupahang kwartong ito sa Quezon City. Patay na ang mga kapatid at hindi naman na siya nakapag-asawa, kaya solo-solo na sa buhay. Ang madalas na lang daw dumadalaw sa kanya, lungkot. Naiiyak na lang ako. Bakit? Siyempre, naalala ko ang magulang ko, ang pamangkin ko. Kasi yung mga pamangkin ko malayo, kunya natatawag sila, may problema. Sabi ko, wala naman. Kaya ko pa. Ano na lang ang ginagawa mo para labanan? Minsan lumalabas ako, pumunta ko sa dyan. Di ba, minsan libre sini. Nag-iikot. Kundi sa Walter dyan sa May Muñoz. Ikot-ikot lang. Para hindi ka naman manghina. Halos di naman nalalayo ang sitwasyon ng 74 anyos sa si Lola Amor. Madalas daw, pilit niyang nilulunod sa pananahi ang nadaramang kalungkutan. Lungkot na kinikimkim at di pinapakita basta-basta. Hindi nila nakalata, akala nila lagi ako masaya, ganyan. Lalo pagka minsan, maiyak ako. Siyempre pag nalulungkot ka, nag-iisa ka, nag-iisip ko sa nakaraan, sana ganun, sana ganito ginawa ko. Tara nung bata pa ako, nag-ipon sana ako, di sana ako ganito, so ipon ganito. Sa isinagawang survey ng kumpanyang Meta at Gallup sa mahigit 140 bansa, lumalabas na kasama ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na level ng self-reported loneliness. 57% daw ng mga Pinoy ang nagsasabing sila ay nalulungkot. Halos 6 yan sa bawat 10 Pinoy. Higit na mataas yan sa global average na 24% o halos 1 sa bawat 4 na tao. Ayon sa mga eksperto, malaki daw ang kinalaman nito sa kakulangan ng koneksyon sa kapwa. Isang tao dapat socially connected, hindi lang sa sarili niya, kundi connected din siya sa ibang tao. Long friends, family members, diba? Kasama sa trabaho. Because this social connectedness with others is also a form of support para sa kanya. Pero teka, anyari, diba kilala ang mga Pinoy na likas na masayahin? Huwag natin kalimutan, we just came out from COVID. And COVID changes many behaviors and personality ng isang tao. Kung tutuusin, magandang senyalis daw ang dumaraming bilang ng tao na umaaming malungkot sila. Tayo, alam mo mga Pilipino, magaling tayo eh. We don't want to show, ayaw natin na, you know, magpakita. Kaya ko ito eh, okay lang ako eh, di ba? Parang sa totoo. But the number one thing is to acknowledge and validate your feelings of loneliness. Kung makakaramdam ng kalungkutan, wag na wag daw magmumukmok sa isang sulok. Lumabas ka, di ba? Pumunta ka sa mga park, pumunta ka sa mga places that you like to go to. And always talk to people who are positive and open-minded. Tinanong namin ang ilan nating kapuso kung paano nila nilalabanan ang kalungkutan. Nakikipag-usap sa mga kaibigan. Usually po nakikinig po ako sa music ko, didistract ko po ng sarili ko. May mga times po na nilalabas ko po siya sa iyak or nilalabas ko po siya sa kwento sa mga taong makakatulong po sa akin. Sabi naman ng eksperto, sakaling may kakilala kayo na nakakaranas ng matinding kalungkutan, huwag iismulin o gawing biro-biro ang kanilang pinagdadaanan. Always remember, ang nakakausap natin ng tao, hindi natin alam kung may pinagdadaanan o wala. That's why kindness should start always from us. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.